ko na yung dalawa niyang anak hindi nahiyang mag-open sa kanila ng sa kanilang problema. Yung kanilang desire ng puso nila, ano yung desire ng puso nila is to be, you know, to be a part of ano no, of Christ's kingdom. Okay, makasama doon sa kaharian ng ating Panginoong Hesus isang araw. So, nag-usap itong dalawang magkapatid, at pag-ausap nila ang dalawang magkapatid, napagkasunduan nila, yan pa rin, kinakailangan sabihin na natin kay nanay. Okay? Nag-usap sila, hindi natin mapwedeng makumbinsi si Jesus Christ sa kung tayong dalawa lang, kahit manikluhod tayo, palagay ko naman pagka si nanay, may tiwala ako kay nanay sa lumi. Okay? Never. Obviously, itong dalawang ito, ang kanilang secret weapon ay si Nanay Salome. Okay? So, talagang pinilit nila, niyaya nila si Nanay Salome para, ano, inopen nila yung kanilang puso. And obviously, ito si Nanay Salome ay siguro, kasi hindi naman nila hihingi ng tulong ng kanilang nanay kung mga nakaraang panahon, nung simula yung bata pa sila, at sa panahon na ito, yung resulta ng hingi nila, ng yung kuningay nila dito ay hindi sila nabibigyan ng magandang resulta. Siguro, napansin nila, okay, ng mga nakaraang mga panahon, pagka si Nanay Salome ang nagplano, pagka si Nanay Salome ang dumiskarte, sigurado ang ating, ano, sigurado ang ating kasagutan. So, ang laki ng tiwala nila rito kay Nanay Salome. Obviously, maganda ang track record ni Nanay Salome dito sa dalawang magkapatid. So, they open their heart. Nay, pwede pang tulungan nyo kami. At makikita po natin, okay, na nakita niya yung insecurity ng kanyang mga anak. Ano ba ang problema nyo, Nay? Gusto namin makasama dun sa kaharian ni Jesus Christ. Gusto namin kami yung mag-lead sa 12 kanyang alagad. Gusto namin kami yung unahin ni Jesus. So naramdaman niya yung feeling ng kanyang mga anak. Kaya ito namang si Nanay Salome, agad-agad kumaripas. Okay, agad-agad lumapit. And alam po ninyo, nakita ko rito, pinalaki niya itong magkapatid na ito, napalaki niya ng maganda. Kaya nga sabi ko, she has this close ties with her two children. Kasi, alam po ninyo, tingnan niyo yung sabi ni Nanay Salome sa kanyang prayer kay Jesus. Ano sabi niya ganoon sa kanyang request? Lord! Tinanong siya ni Jesus, sabi ni Jesus, Nanay Salome, bakit kayo na pa rito? Anong gusto ninyo? Sabi niya, kung pwede po sana yung aking anak ay makasama dun sa inyong kaharian at sa iyong trono, yung isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kung bakit napansin ko na itong magkapatid na ito ay napalaki ng maayos ni Nanay Salome, bagamat sila ay mahirap, sila po ay hindi po sila mayaman, hindi rin po sila middle class, dahil itong magkapatid na ito ay mangingisda lamang. Bagamat hindi sila napag-aral ni Nanay Salome, bagamat sila ay dukha lamang, pero napalaki niya ng may morality, napalaki niyang nagmamahalan itong magkapatid. Kasi tingnan po niyo yung sabi ni Nanay Salome rito, sabi niya ganun, gusto ko, Lord, ang prayer ko, sana ang pabor na hinihingi ko, yung isa sa kanan, isa sa kaliwa. Well, hindi nagtalo yung magkapatid na, uy, ako yung kanan ha, hindi, ako yung kaliwa, ikaw yung kaliwa, ako yung sa kanan, hindi sila nagtalo. Dahil pagka siyempre kanan kamay ka, ikaw yung number one. Okay? At makikita po natin dito, mga kapatid ko, okay, na walang binanggit si Nanay Salome na sana si Santiago ang sa kanan kasi mas matanda siya, si Juan ang sa kaliwa. Wala siyang sinabing ganun. Okay? Kahit saan, okay, masaya itong dalawang magkapatid sa uningay ng kanyang nanay. Ibig sabihin, napalaki niya itong magkapatid na ito na, oy, bawal mag-inggitan. Okay? Bawal. So, obviously, ay napalaki niya ito na may magandang pangangaral at may magandang morality kahit sila ay dukha lamang. Mga nanay, marunong ba tayong magsuheto o magturo ng moralidad sa ating mga anak? O we are what? Pinababayaan natin sila. Kinukonsinti mo. Mga nanay, okay? No. Hindi dapat. If you think, okay, if you see that your children is not doing good, dapat sila ay busog sa pangaral.
pagka tama, purihin mo. Pagka hindi tama, suhituhin mo. Nanay, andyan po ba kayo? At makikita po natin dito, kay dito sa dalawang magkapatid na ito, alam po ba ninyo ang tawag ni Jesus Christ dito sa magkapatid na ito? Ang tawag sa kanila ay sons of thunder. Why? Obviously, itong magkapatid na ito, medyo pagkana nagalit itong mga, dahil maraming pagkakataon, pagka nagagalit itong magkapatid na ito, mabigat. Okay? Kaya mga anak ng kulog, kung tawagin ni Jesus Christ to. O siguro pagka nainis si Jesus Christ, sinasabi ni Jesus Christ, mga tinamaan kayo ng kulog. Sons of thunder, tawag ni Jesus Christ dito. Okay? And, I mean, mga kapatid, kahit sila ay talagang mga sabihin natin, mga parang asal maton, dahil talaga naman siyempre, laking dalampasigan. Di ba? Laking dagat siya, mga maskulado yan, mga batakang katawan yan. Pero pagdating sa nanay nila, tiklop sila. Nay, uningay si Mas. Andyan mo ba kayo, maalam ng Diyos? Kasi yan, natin si nanay eh, talagang kikilos at gagalaw eh. Ang laki ng kanilang tiwala kay nanay. So, this mother, obviously, has a close ties. Kaya kung meron dito ngayon mga nanay, alam po ninyo na akala mo, hindi, close naman ako sa aking anak eh. Pero alam po ninyo, try to get closer. Magugulat ka, minsan iiyak sa iyan, sabihin mo, sasabihin sa'yo ng nanay mo, ng iyong anak na, Nay, thank you, naunawaan mo na. Makakala natin kasi close na tayo. Minsan, parati tayong nagagalit sa ating mga ano. Kasi trabaho niyo mga nanay eh. Okay? Kaming mga tatay, talagang kami medyo sumitay kami. Okay, kami mga tatay, lalo na pagka yung matigas ang ulo, talagang RAH! Ayun si Melag mo! Diba? Pero yung mga nanay, sabi ko nga po sa inyo, you are designed. Okay? Para to caress your children. Okay? Meron kayong magkabilang role eh. Next month, yung role naman ng mga tatay, pag-uusapan natin. Okay? Pero sa mga nanay na mga nandito ngayon, dahil Mother's Day ngayon, tingnan natin yung role mo. Okay? Sa bahay, sa loob ng tahanan. Akala mo, di ba tayong lahat mga anak din? Okay? At kahit gaano nagagambaro ang nanay natin sa loob ng tahanan, di ba may longingness tayo na namimiss natin yung pagiging nanay niya? Kahit pa inaasikaso ka niya sa kanyang sa araw-araw, hinahandaan ka, okay? Inaasikaso ka niya sa mga gamit mo. Pero alam po ninyo mga kapatid ko, aminin niyo at hindi, meron tayong pananabik sa kanya bilang isang nanay. Now, tapos na yung kanya. Ikaw ngayon ay nanay na. Alam mo yung sinasabi ko sa mensaheng ito. Why don't you try to be extra open? Okay? Sabi nga, kinakailangan maging open ka para maging close kayo. Close open. Open? Kinakailangan talaga. Gusto niyo maging close, maging open ka sa kanya. Yan po katotohanan eh. Kasi they will not draw to you kung ikaw ay parati na kagano, di ba? Amen. Kaya tandaan ninyo yung close-open syndrome. Okay? Kinakailangan yan. Now, sabi po, a mother with a close ties with her children. Kaya, have you been close to your children? Amen. My question is, how close? Very close. Okay? Okay? Very close? Not so close. Okay? Now, mag-alag ng Diyos, purihin ang Panginoon, wag yung sasabihin ngayon na lalaki kasi nga naku eh. Okay? Now, we have